mabuhay muli. Sabi ng isang kapatiran, Pastora, bakit sinabing Jesus, He's risen again? Bakit siya ay nabuhay muli? Bakit may again? Again and again. Pag sinabi kasing again, parang recycle, parang pabalik-balik. So ang tanong, bakit nga daw si Jesus tinawag na He's risen again? Bakit? Ilang beses ba siyang nabuhay? Alam po natin na si Jesus, siya po ay espiritu. Nakonsip po sa sinapupunan ni Maria, ni Mama Mary, ni Virgin Mary, kaya ang Diyos nagkatawang tao. So, nabuhay po siya. And then, pinatay po siya ng mga Hudyo dahil sa kasalanan. Binintangan po siya dahil ayaw nilang tanggapin ng Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. So, pinatay po siya sa cross. Nung pagkapatay sa kanya, pinako po siya sa cross, nalagutan siya na tulad ng Wednesday, narinig po natin yung pitong mensahe ng Diyos. Yung mana, pamana niya, the seven last words, or the seven last will of Jesus Christ to His followers. So, nandoon po na si Jesus na buhay muli. Kasi buhay po siya. Pero, sa pangatlong araw, nabuhay siya. Nagpakitang muli. Tatlong araw na hindi siya nakita. Nung siya po ay dinala sa libingan, tatlong araw po na hindi siya nakita. So, ang akala ng mga tao, si Jesus po ay patay. So, pagka third Sunday, nakita po na si Jesus buhay. So, bakit dito tinawag po na sa Western style, tinawag po na Easter holiday. At ang simbolo po doon ay itlog. Sabi ng kapatid, bakit po pastura itlog? Kasi ang Easter, symbolize po yun ng itlog. Ang itlog kasi, pag naikrak yan, may sisiw. So yun po ang kanilang paniniwala. Binigyan po nilang interpretation na si Jesus na buhay muli. Parang itlog na nakrak at lumabas ang sisiw. So parang binigyan nila ng interpretation. Pero sa ating spiritual, sa mga naniniwala kay Jesus, ang kanyang pagkabuhay muli ay napakahalaga. At ito po ngayon ang ating mapapakinggan. Sino excited doon? Amen! Wow! Palakpakan mo natin ang Diyos! Woo! Excited! Kung gaano tayo ka-excited na makinig, ganun din ka-excited ang maghahayag ng mensahe ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At ngayong umaga, ang una-unang maghayag kung bakit ang Panginoong Hesus ay kinakailangang mabuhay muli, pangungunahan po tayo ng taga Israel. Mapagpalang umaga pa sa ating lahat. Umaga pa ba o tanghali na? At sino po dito ang excited na marinig ang salita ng Diyos? Amen! Amen! Yung malakas yung maririnig ng Diyos dun sa langit. Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! At bago po tayo magsimula, let us declare, look for it in 2019. Kapag po natin ito binigas with power and authority. Amen? At a count of 3. Look for it in 2019. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our Lord is Jesus, He is the anointed one of God, and we are the anointed child of God. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, thank you, Lord. Once again, Panginoon, Lord, we welcome you in this place, O God. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, sa araw na ito, tanging ikaw lamang, Panginoon, ang madadakila Amen. Sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, masaya kaming nagkatipon dito para pag-aralan ang iyong banal at makapangyarihang salita. Bakit ka nga ba kailangan bumangon muli sa pagkakahimlay? Kaya naman, Panginoon, open spiritual senses nang sa ganun lahat ng salita mong lalabas sa aming bibig, Panginoon, ay maging kalakasan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at ito'y aming maunawaan.
Salamat, Panginoon, and we allow the Holy Spirit be with us and be our teacher today. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. At nung nakaraan po, nung Friday, so namatay po si Jesus. Pero alam niyo po yung kailangan niya pong bumangon. Bakit nga ba kailangan bumangon ni Jesus sa pagkakahinlay? Handang na napagtagumpayan na niya yung kamatayan. Alam niyo po yung physical death, grabe po yung dinanas ni Jesus eh. Pero hindi pa pala yun sapat. Hindi pa pala yun sapat at hindi pa okay lang yung siya ay mamatay. Pero kinakailangan po siyang mabuhay. Kaya ang tema po natin sa araw na to, the reason why Jesus must be risen. Ayan. Kapag sinabi ko kasing must be, parang kinakailangan, hindi pwedeng hindi. Amen? Hindi pwedeng mapagdagumpayan lang ni Jesus ang kamatayan. Kinakailangan siyang bumangon. Amen? At ito po, napaka-importante po nito. Dahil alam naman po natin na si Jesus, grabe po yung pinagdaanan niya, physical and emotional yung dinanas niya. Parang ang hirap. Kasi isipin mo nung siya ay hinahagupit pa lang, emotional stress, kung ano-ano ang pinagsasabi sa kanya ng mga tao. Anak ba 'yan ng Diyos? 'Yan bang anak ng Diyos? Bakit hindi man niya man lang maipagtanggol ng sarili niya? Diba? Hanggang sa siya ay hagupitin. At yung hagupit po sa kanya, ito po yung dulo nun is may talim na kapag hinila po yun, nakukuha po yung laman ng tao. So grabe po yung pinagdaanan ni Jesus. At tapos po yung pako, hindi lang po simpleng pako ang ginamit sa kanya, malaki po. At tumusok yun sa kamay niya. And then yung kanya pong ulo, dumugo po dahil sa sobrang laki po ng koronang tinik. So yun po yung physical po siya, physically and mentally abused si Jesus po, naranasan po niya, sobrang sakit po nun. At pero hindi pa rin pala yun sapat. Nung nakapako na siya sa cross, yung paghinga pa lang niya dun, kung isa-search nyo, kailangan niyang kumuha ng lakas sa taas, inhale, exhale, sa baba. So grabe po yung inabot ng kanyang katawan. Pero hindi pa po yung sapat. At kailangan niya po na mabuhay para sa atin. At meron po akong inihanda na apat na dahilan kung bakit the reason why Jesus must be risen. So una po, to prove. Then pangalawa po, to fulfill. Number three, to remind. And number four is to declare. So ito po yung una. Bakit nga ba kailangan niyang bumangon? So sabi po dito, to prove, number one, to prove that he is the Son of God. So kailangan niya pong patunayan na siya ay tunay na anak ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay sa ating mga kasalanan. Si Kristo'y namatay bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Siya po yung nasasaad sa kasulatan. Siya po yung nilalaman ng Old Testament. At inilbing siya at nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So ito po, nagsasabi po dito na yung mga prophecy po sa Old Testament, ito po ay patungkol kay Jesus. Ito po ay patungkol sa isang Mesiyas na siya po ay isisilang at siya po ay mamamatay. And after 3 days, siya po ay mabubuhay. Ngayon, bakit na kailangan bumangon? Para patunayan na lahat ng propesiya tungkol doon sa Old Testament ay totoo. Hanggang sa pagdating ng New Testament. At doon po sa Book of Isaiah chapter 53, kung babasahin po natin yon, ito po yung naglalaman kung paano siya isinilang, kung paano siya papatayin, kung ano yung daranasin niya, at kung paano po siya mabubuhay, at doon po nakasulat kung paano ipinagkalob ng buong-buo ng Diyos Ama na siya ang magiging tagapagligtas. At ito po rin ay mababasa natin sa Book of Acts chapter 8, nung si Pilipi po at ang yunoko nag-uusap. Diba sabi ni Pilipi, naunawaan mo ba ang iyong binabasa dyan sa... Kasi binabasa po ng yunoko yung Book of Isaiah that time.
sabi ng Yunoko, sino ba ang nagsasalita dito? Sa Book of Isaiah, ang sumulat ba o ang ibang tao? Pero ang tinutukoy po doon sa Book of Isaiah na yun, si Jesus, na siya ang darating na tagapagligtas, siya ang Mesiyas. So ngayon po, kailangan pong mapatunayan sa daigdig ng mga patay na siya lamang ang nabuhay. Kaya kailangan niyang bumangon dahil kailangan niyang mapatunayan na siya ay tunay na anak ng Diyos. Kung hindi po siya babangon, malamang the Christianity will be corrupted. Malamang wala tayo dito. Malamang walang gospel. Amen? Malamang hindi tayo nagkatipon-tipon dito para pag-aralan. Para ipaabot, ipahayag sa ibang tao na si Jesus is our only one Savior. Na siya lang ating tagapagligtas. Na siya ay nabuhay. Na siya ay anak ng kataas-taasang Diyos. Because he has the power and all the authority. Dahil siya ang tunay na anak ng Diyos. So yun po yung purpose. Kung bakit po siya bumangon mula sa pagkakahimlay para po patunayan na siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Na siya ay nabuhay mula sa pagkakahimlay. Dahil noon pong una, nung nagpagaling po siya ng mga may sakit, diba, si Lazaro, siya po ay binuhay ni Jesus. Diba? Pero si Lazaro is, kung babasahin niyo po dun sa the next chapter, si Lazaro po ay ipinapatay din. So, ibig sabihin, si Lazaro nabuhay, namatay din siya. Pero si Jesus, namatay, yung katawan niya, hindi po siya nabulok. At kitang-kita po nung kanyang mga alagad, nung umakyat po siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos. Siya. So, Jesus, He is all the authority and power. At doon pa lang, napatunayan niya na siya ang tunay na anak ng Diyos. Dahil hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, walang nagsasabi. Meron ba kayo nabalitaan na may nabuhay? Na may nabuhay na patay? Wala. Kundi si Jesus lamang. Amen? So, yun po yung number one. At kahit po siya, hindi niya po hinadlangan para matupad ang propesiya. Dahil nung po siya ay malapit na po siyang dalhin sa mga Sanhedrin sa hukuman para ipapatay, di ba nag-iiyak po siya, sabi niya, Panginoon, kung gusto niyang tanggalin ang sarong ito, sabi niya, di ba? Ayaw na niya, pero masunod pa rin ang kalooban mo. Kasi ang gusto niya, masunod ang kalooban ng Ama. Para yung mga propesiya sa kanya, sa Old Testament, maganap. Amen? At saka nung nahanda na po siya, pinapako na po siya sa cross, di ba sabi ng mga tao, bakit siya? Di ba siya ang Kristo? Bakit hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili? Di ba siya ang tunay na anak ng Diyos? Pero inayaan niya po yun para matupad ang sinasabi ng kasulatan, yung propesya tungkol sa kanya. And even po si Pedro sa Matthew chapter 16, di ba, nang inihayag niya sa kanyang mga apostol na siya ay mamamatay at mabubuo siya after 3 days, pero hinadlangan po siya ni Pedro, Panginoon, hindi po pwedeng mangyari sa iyo. Pero sabi ni Satanas, sabi ni Jesus kay Pedro, lumayas ka Satanas, hadlang ka. Dahil kapag nahadlangan po yun, hindi matutupad. So, yun po yung number one. Bakit po niya kailangan bumangon to prove that He is the only Son of God and He has all the power and authority. Dahil sa mundong ito, walang ibang nabuhay, kundi siya lamang. Amen? So, dako na po tayo doon sa number two. Ang number two po is to fulfill His promises to His believers. So, kung mababasin po natin, promises to His believers. Yung mga naniniwala at nananampalataya lang kay Jesus. Dahil nung si Jesus po, nung nabubuhay po siya, nung di pa po siya namamatay at nag-share po siya ng gospel, marami na po siyang mga tigasunod. Kasama na po doon ang kanyang mga apostol. At may mga naniniwala na din po sa kanya. Ngayon, sabi po doon sa John chapter 11, verse 25 to 26, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Amen? So, meron pong pangako. Kapag may pangako, may pag-asa. Amen? Isipin mo na lang kung walang nangako sa'yo, susunod ka ba ba? So, nahandun yung pag-asa sa mga bagay na hindi mo nakikita. Amen? At
kapag sinabi po na sinabi po dito, sino mang nabubuhay na nanalig sa akin ay hindi mamamatay. So ito po yung hindi mamamatay. Alam natin physically mamamatay tayo eh. Pero ang pinakamagandang balita, kapag po tayo namatay, meron po tayong second life. At yun ang buhay na walang hanggan, which is eternal life. So kailangan po bumangon ni Jesus mula sa pagkakahimlay para po doon sa mga believers nga. Kung halimbawa pong hindi po bumangon si Jesus, ano na lang ang mangyayari? Diba? Kahiya-hiya. Sasabihin ng mga 12 disciples, ano, tatawagin nila kaming mga bulaang saksi. Ngayon, di ka sila yung mga saksi. Kaya nga po sila sinabing tunay na saksi. Dahil sila ang nakakita, nakasama nila si Jesus, kumain, at lahat nung nabubuhay pa si Jesus, nung namatay si Jesus, nakasama nila, at patunay na nakita nila si Jesus nung siya ay nabuhay. Amen? At sabi po dito sa 1 Corinthians 15:14, paano kung hindi nabuhay si Jesus? Ito po yung sabi. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So ibig sabihin po pala, maglalaho na yung pananampalataya, wala na, dead na. So wala na pong aasahan. Wala na pong aasahan ang kanyang mga disipulo at yung mga tao na naniniwala sa kanya. So si Tomas po is, di ba, nung una nag-aalinlangan pa siya. Kung may suot ko lang ang aking kamay sa yung sa doon sa kamay ng Panginoon, 'di ba, yung pinako, masaka pa lang ako maniniwala. And then nung nangyari na, talagang sabi, Diyos po, napaganin siya, sabi ni Jesus, naniniwala ka ba dahil sa ako'y nakita mo? Naniniwala ka ba? Mas mapalad ang mga taong hindi nakakakita sa akin. Yun ang sinabi ng Diyos. Kaya tayo, kahit hindi natin si Jesus, kung tayo'y naniniwala, meron tayong pag-asa sa darating na buhay, sa second life. Kasi sinabi ng Lord eh, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa akin dahil nakita mo ako? O kung tayo ay naniniwala na tayo ay wala sa panahon ni Jesus noon, kasi ang mga nakasaksi, ang witness, ay ang 12 disciples nila. Wala na tayo sa panahon ngayon. Ngayon, matagal ng panahon yun. So, paano natin paniniwala yun? Hindi natin nakikita. Pero mas mapala daw po ang mga tao hindi nakakita sa kanya. Amen? Kaya yun po. And even si Apostle Paul po, nung na-encounter po niya, di ba po siya isang di ba po si Apostle Paul ay isa siya sa nagpapapatay ng mga Kristiyano? So ano po ang ginawa ni Apostle Paul? Na-encounter po niya sa Damascus si Jesus. At dahil doon, sabi niya, tanging hangad ko'y makakilala si Kristo at maranasan ang kanyang kapangyarihan at pag-asang ako'y bubuhayin. Amen. Yun po yung number 2. To fulfill his promises to all these believers. So number 3 po, to remind us that every storm has a rainbow. So isipin po natin sa Romans 8, chapter 8, verse 18, sa ganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian na sa atin. So ibig sabihin, lahat po ng pagsubok, isipin na lang po natin yung mga pagsubok sa ating buhay, ito yung Good Friday. Ito po yung nakaranas tayo ng mga sakit, physically, mentally. Pero that Good Friday will lead us to Sunday resurrection. Sinasabi po ni Jesus na hindi pwedeng mag-i-stay ka lang dyan. Hindi pwedeng ang Good Friday is hindi pwedeng after 24 hours is Friday pa din. Kailangan sasapit yung Saturday and then sasapit yung Sunday resurrection. So, ibig sabihin that every storm has a rainbow. Amen. Lahat, every labor has a favor, yes. Every bandage of sin, there is a freedom, every testing, there is a testimony, amen. Every darkness amen. Moment, there is a light. So, kailangan po, bakit po ang mga Israelita, naghintay po sila sa ilang 40 years, bakit kailangan maghintay si Abraham ng 25 years kay Isaac, bakit kailangan maghintay si Noah ng 125 years para lamang yung sinasabi ng Lord na pagdating yung pagugunawin ng mundo. So lahat po ng trials na meron tayo, yan po ay hindi mag-i-stay sa buhay natin. Amen? Yun po ang dahilan kung bakit siya gumising, pinatunayan po
A number po to declare that we are all overcomer. John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin at meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So kung napagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan, mapapagtagumpayan din natin kung tayo ay naniniwala sa Kanya dahil ang patunay po na pagtagumpayan po niya ang death and go through life. Kaya yun po, sabi po dito sa 1 John 5:4, sapagkat nagpagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tayo po ay may pananampalataya, wala na po tayong takot sa kamatayan. We are the overcomer. At ang aking conclusion po, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish and have an everlasting life. Kapatid, what must we do? Just believe. At makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Ganyan lang po, Panginoon, salamat sa Panginoon yung mga salita. Minsan pa'y nag-glorify namin ang iyong pangalan sa lugar na ito. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. So, sino po may kapayapaan na? Amen. So, dahil nga po, sa pananampalataya natin na si Jesus, siya po ay pinako, kinakailangan patayin, pero kinakailangan din niyang mabuhay para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya tingnan niyo po kanina, habang nagbabasa ako sa Book of Matthew chapter 28, yung si Magdalena pumunta sa libingan ni Jesus. Tapos, nandoon po yung pagpunta po doon, okay lang, huwag kayong matakot, hindi yan manghanga agad. Ngayon, pagpunta po doon, wala pong magbubuka sana. Pero, ano pong nangyari? Diba, lumindol. Kanina, sabi ko, kaya pala, Lord, kami nandirito, nag-aawitan, pinaulan mo. Kasi, mas matindi pala pag lumindol. Diba? Kaya sabi ko, thank you, Lord, at least kami po ay naranasan namin sumulay sa ulan habang nagpupore kaysa naman sa lumindol. Sabi naman ng mga ibon. Mga insekto. Nabuhay sila. Nakalaya na. Ayan, ilan nyo, nabuhayan sila. Hindi nyo naririnig kanina, di ba? Hindi, nabuhayan sila at umaraw na rin. Amen. So, napakahalaga po, manampalataya lamang po tayo kay Christ Jesus. Amen, di ba? Kaya, salamat sa buhay mo, Sister Jennifer. More anointing. At ngayon po,